Nasa atin po niya si Dr. Maricar Limpin, ang Pangulo po ng Philippine College of Physicians. Doc, magandang umaga po. Yes, magandang umaga naman, Ted. Magandang umaga sa lahat ng mga viewers and listeners. Opo. Salamat sa inyo pong panahon, Doktora. So, Doktora, Alert Level 1 na po ang Metro Manila at malaking bahagi po ng ating bansa, ang higit 30 mga probinsya. Ano ho ang take ng inyong grupo dito? Well, siyempre, unang-una ay naiintindihan naman namin na talagang pwede namang ilagay na sa Alert Level 1 yung ang ating bansa, no? Dahil konti na lang ang kaso. Pero siyempre, nandoon pa rin ho yung pangamba dahil nakikita ho natin yung mga karating bansa natin, no? Katulad ho ng Thailand, ng Hong Kong, Indonesia, na nagtataasan ho ang kaso ngayon. So, ang pangamba ho namin ay baka makakita ho tayo ng another pagtaas ho ng kaso ng COVID-19. Doktora, kaakibat po ng Alert Level 1 ano ho, na deklarasyon ng gobyerno, kagabi may sinabi si DTS Secretary Mon Lopez na yung physical distancing wala na raw sa mga establishments na mag-accommodate nga po ng mga tao kagaya ng mga sinihan, mga restaurant, ano ho, yung mga ganon. Doon po ma'am sa ganunpong aspeto kaya, ano ho ang inyong advice sa amin? Yes po, talagang pag Alert Level 1, alam mo namin yan, naturally na mag-feel follow na mawawala po yung physical distancing. So importante po kasi dito ngayon na ang lahat po ng mga workplaces, pati yung mga sinihan, lahat po yan, sana po ay nakapag-prepare ho sila na gawan ho nila ng paraan na i-improve ho yung ventilation. No? So baka po maaaring ang lagay ho, sana nakapag-lagay sila ng HEPA filter o kaya ay nakapag-lagay ho sila ng mga iba pang pamamaraan na kung saan magaganda po yung sirkulasyon ng hangin sa loob po ng mga establishments na yan. Mm-mm. At ma'am, ngayon ho ba ano po ang inyong mga nababasa na mga informasyon sa COVID-19 virus, ma'am? Opo. Yes. Opo. Wala na ho ba itong Omicron? Hindi na ho ba ito laganap ngayon? Sa ngayon po sa atin, ano, ay yan po yung pinaka ano pa rin nagiging sanhi, ano. Pero sa iba po ay yun din po ang nagiging sanhi. So hindi lang po natin alam sa ibang bansa kung may mga lumabas na ibang variant, ano. Mm-hmm. Pero nakikita ho natin na katulad mo sa Hong Kong ay yun ho ay Omicron variant ho ang meron ho sila ngayon. Pero doon ho sa ibang bansa katulad ng Indonesia, ng Thailand, ay nagtataasan din ho sila ngayon. Eh, no? So yun ho yung dapat natin tingnan kasi baka ho magaya tayo sa kanila. Opo. So, ma'am, ito pong original, no, na variant itong COVID-19. Opo. Meron pa rin po ito, ma'am, at kaya lang po mababa ang kaso dahil sa effect ho sa ating pong pananggalang na bakuna. Ganun po iyon. Maari dahil po sa epekto po ng bakuna pero tandaan mo Ted ha? Kasi medyo yung mga elderly natin, yung mga immunocompromised at saka yung mga merong comorbid conditions ano sila po by this time dapat na receive na ho nila yung booster doses nila. Pero ang problem ho natin, medyo mababa po yung vaccination rate ng grupong ito. Therefore, by this time, we expect na ang protection po nila against COVID-19 ay mababa na po. So kahit na ano po sigurong klaseng variant, no? O kahit na ano pa ho doon sa ano ng COVID-19, ay maaaring mahawa na ho sila by this time. Opo. Sandali muna, Doktora. Kami lang po napapaalam sa TV5 viewers natin. Ano ho, kung nais pa rin po ninyo mapakinggan ang ating panayam kay Doktora Limpin, kayo po yung maaaring mag-tune in ngayon sa 1PH on Signal TV. Thank you po, mga viewers natin sa TV5. See you again tomorrow. Alright. Doktora,
kasi nga po ngayon mababa ho ang turnout ano ng booster itong ating vaccination task force ng DOH. Kasi nga siguro ang iba nagiging kumpiyansa na. So ang danger po ma'am doon sa hindi pa po nakapagpapabooster, baka bumaba na po yung efficacy ng bakuna at tamaan sila. Kapag marami po ang tinamaan, ano ho bang pinakahuling study ma'am? Kapag ho nag-wane na ho yung effect ng ng bakuna sa tao, tapos tamaan ka ng anumang uri ng variant, chances are ma-hospital ka pa rin at yun nga po, tataas na naman po ang ating utilization rate. Yes, definitely, no? Kasi pag nag-wane na ho yung protection na meron tayo from our primary vaccine, ay magkakaroon ho na tayo ng COVID-19 and a possibility na serious or critical na COVID-19 mataas na po. Go ahead. Ma'am, good morning po. Yes, good morning. Oo. Ano po ba yung mga parameters na dapat po nating tignan para masabi natin na papunta na po sa endemic ang COVID-19 virus? Well, ang isang parameters natin diyan would be na hindi na ho kahit na ho marami ang tao na magkakasakit, no, ang sakit po ay parang katulad lang ng flu na hindi ho tayo masyadong mangangailangan na ma-hospital, no? O kaya may makikita ho tayo na magkaroon ho ng mamatay dahil doon sa COVID. So basically, we are looking at something na parang ito po ay parang flu na lang, na kahit magkaroon ka, it's okay, no? Kasi hindi ho tayo yung ma-hospital o mamamatay dahil dito. At sa ngayon po, malayo pa po ang Pilipinas papunta doon sa endemic na yon. Hindi pa po namin nakikita, no, yung wala pa ho kaming senyales na nandoon na ho tayo sa endemic period na yan, no. So right now, may mga pasyente pa rin ho tayo na nakikita na na-hospital dahil do sa COVID-19, no. And ang nakikita ho namin ngayon, puro merong mga pasyenteng immunocompromised, no, yung talagang mahina ang kanilang immune system, no, katulad ng mga may HIV, may mga AIDS, no, nandiyan ho sila sa amin ngayon, nasa ospital ho sila. Talaga hindi ho maganda yung mga sitwasyon nila. Tapos yung iba naman po ay nagkakaroon ng ibang problema katulad ng atake sa puso, stroke. So dito, ito po yung medyo mahirap lang ho talaga sa COVID kasi hindi lang ho siya respiratory ang tinatamaan. Kung hindi, tinatamaan din po ang ibang parte ng katawan ho natin. Yung pong mga anti-COVID-19 pills po natin ngayon na available na, malaking tulong po ba ito dun sa mga na-o-ospital para sa paggamit po para mas gumaling sila from COVID-19? Mukhang hindi po sila masyadong makakatulong kasi po ay by the time din, ito po mga may HIV, no? Kasi by the time ho na pupunta ho sila sa amin, talagang medyo pangit po yung oxygenation ho nila. So hindi naman ho namin... isa ho yan sa criteria na hindi namin pwedeng bigyan sila ng mga itong mga COVID, anti-COVID pill na ito. No? Mm-hmm. So hindi ho namin sila pwedeng bigyan yan. And then, syempre doon sa mga iba, hindi nga ho mababa ang kanilang oxygenation, pero meron ho silang ibang problema. No? Ang nakikita ho natin ay tinamaan mo sila, natake mo sila sa puso o kaya na stroke, no. Ito po ay at positive din po sila sa COVID-19. So ito po tinitingnan namin na part po ng COVID na multi-inflammatory systemic syndrome, no. So medyo ano po siya, medyo malala din po yung ano dahil yung dulot na sakit dahil yun na po, inatake at saka na-stroke, no? So medyo malaki po yung nagiging epekto, no, na COVID-19 sa kanilang sa mga tao. So ang ibig sabihin po ito, mga anti-COVID-19 pills ito ay mas effective lang na gamitin dun sa mga walang comorbidity na tatamaan ng malalang sintomas ng COVID. Yes, opo. Doktora, ano ang pinakahuling study ngayon doon sa booster? Ilang buwan ho naman po ito ang kanyang efficiency sa amin, efficacy?
Well, eh, yan po, hindi pa po natin maanuhan, ano, Ted, we would expect actually siguro at least mga 6 months po magiging maganda po yung protection niya. But gusto po namin tignan pa kung ano yung mga magiging epekto, no? Baka in-expect din po namin, baka mag-wing din po. Eh. Pero we still have to see the results of the study. So far ngayon po ay even in Israel, no, actually nag-apply na ho sila ng fourth ano nila, yung pang-apat na shot nila, no. So nagkaroon na ho sila ng pangalawang booster shot. So gusto namin tignan. Oh, so far magmukhang na maganda naman po yung resulta, pero that means baka lagi tayong magkakaroon ng booster shot. This is something na hindi pa ho namin alam and gusto namin tignan yung rigorous data on this. Opo. Meron po akong mga kakilala na mga senior na nakaka-apat na eh. Oh, nagkusa baga. I mean, hindi ho may tatanggi. May mga ganun tao eh. Nagkusa na. Wala naman pong such thing as overdose ng booster? Wala pa po tayong nakikita na masamang nangyari, no, doon sa mga taong nagkaroon ng booster shot. I think ang ano lang ho niya talaga ay binibigyan ho nila ng protection yung mga sarili nila. So kaya po medyo ano, medyo maganda po yung ano sa kanila, no, naging epekto. May mga kakilala po ako na nagkaroon na ho ng mga pang-apat na. Yung iba nga may pang-lima na eh, no? So, yes, ma'am. Sabi ko nga, sobra-sobra na. But sana po ang gusto kasi natin, siyempre, ay equally, no? Ang pagkakakuha ng bakuna na ito. Kasi yung iba, hindi pa nga nakakakuha ng pangatlo. Eh, napaka, parang hindi po masyadong fair na nakakakuha yung iba samantalang ang karamihan ay hindi pa po nakakakuha ng kanilang booster shot. Hindi kasi ho naman yung iba, ang kanilang claim, eh wala naman taker, no? Nung booster, kaya sila ay nag-ganun na lang po ang ginagawa. Anyway, sige po. So doktora, sa ano po inyong payo sa mga nakatatanda, mga senior citizen? Opo, na ngayon po siguro baka ho mas dumami nga ang lalabas at ito nga po, may expose na ho ngayon lalo sa maraming tao kasi nga wala ng physical distancing. Yes, para po sa mga nakakatanda, lalo na po yung mga merong mga pre-existing medical conditions, pati po yung immunocompromised, I suggest na kung wala naman kayong importante yung gagawin sa paglabas, ano, huwag na lang ho kayong lumabas. And then, I suggest also na kuhain niyo na po yung inyong mga booster shots. Kasi napakadami pa po sa inyo ang hindi nakaka-receive ng inyong booster shot. Panahon na para kayo po kung kung lalabas at lalabas po kayo, ito po ang pinakadahilan lang ho ng paglabas po ninyo, yung pagkuha ho ninyo ng booster shot, no? Importante po ito kasi you need to protect yourself. Opo, sige po. Salamat na marami sa inyo pong paalala kasi baka ngayon bukas na mga sinihan, ma'am. Alam niyo naman, libre ang sini sa mga seniors. Sa mga sinihan din yata ngayon, dikit-dikit na rin ba sila? Ito, last na lang nga, na question. Dikit-dikit na rin, yun nga yung sinabi ni Doc kanina. Doktora, last na lang po siguro, mga ospital po ba natin sa buong Pilipinas, dahil sobrang luwag na natin ngayon na sa new normal, alert level 1 na tayo, ayaw man nating mangyari, pero just in case magkaroon ulit ng surge, handa po ba yung mga ospital natin? Yes, yan nga ho ang pinaghahandaan na namin ngayon kasi since alam mo namin na lalabas na ang karamihan ng tao ngayon. So kami po ay naghahanda dahil baka nga po ini-expect ko namin talaga at nangangamba kami na sa pagtaas. So kami sa ngayon ay pinaghahandaan namin. So hindi mo namin ino-open up ang lahat ng ang mga hospital beds namin para doon sa mga non-COVID cases. Kasi nga ho, kailangan maganda ho kami doon sa possibility na tumaas uli ang kaso ng COVID-19. Okay, sige po. So Doktora Maricarlene Pin, thank you for your time po Doktora. At kami po yung muli makikipag-ugnayan ano ho para po sa importanteng talakayan sa kapakanan po ng ating mga kababayan. Salamat po Doktora. Thank you.
Yes, thank you and stay safe, Apa, everyone. Kayo din po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.